Dito naman sa Manila, 30 bahay ang naabo sa sunog na sumiklab sa Marikabang, Pasay kaninang madaling araw. Ang sunog sinadya raw ng isang residente roon. Doble pasakit naman ang nangyari sa isa sa mga nasunugan ng pagnakawan ba siya ng isinalbang gamit. Balitang hatid ni Bon Aquino. Naiwang nakasinding kandila, ito raw ang pinagmulan ng sunog na tumupok sa may 30 bahay sa barangay 186 Marikabang, Pasay City base sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Kwento ng mga taga roon, mag-aalas 3 ng madaling araw naganap ang sunog kaya naman tulog daw ang karamihan sa kanila. Si Tatay Bien na nakatira sa katabing bahay ng apartment na naunang nasunog, nakapagsalba raw sana ng gamit. Yun nga lang, ninakaw daw ang mga ito ng saglit ng iwan. Pagbalik ko, dinampot ko yung TV ko, linapag ko dyan sa kanto. Yun, pagbalik ko, wala na. Iba nang tumangay. Paniwala ng ilang mga taga roon, sinadya ang sunog. Madalas daw kasing mag-away ang tenant at ang may-ari ng dalawang palapag na paupahan kung saan nagsimula ang sunog. Malamang, kasi halos yung may gap yung dalawang ano na yan eh. Meron silang hindi pinag-aawayan dyan eh. Nahirapan din daw mga tagapamatay sunog sa pag-apula sa apoy. Actually, dikit-dikit kasi. Tapos sa narrow alley talaga, very narrow. Halos isang tao lang pwedeng pumasok dun sa alley. Umabot sa ika-apat na alarma ang sunog na nakontrol alas 6 na ng umaga. Pansamantala munang tumuloy sa mga covered court ng barangay ang mga nasunugan. Von Aquino, GMA News.